15 kakayahan na mahirap matutuhan, pero talagang worth it kapag iyong nasubukan. Ginagawa ng nanay mo ang lahat para sa iyo, sa pagpapaalala sa iyo ng iinumin mong vitamins, matulog ng maaga at kumain sa tamang oras. May ilan sa atin na bumibitaw sa up and down na pagkatuto sa mga bagay-bagay habang nagmo-move forward tayo. Sa isang teorya, alam natin na dapat tayong maging handa sa lahat ng bagay. Pero sa realidad, nararamdaman natin minsan ang pagiging miserable at ang pagiging hindi handa na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Wala nang maihahalin tulad pa sa pagtanaw mo sa iyong sarili ng paghahanap sa mga life skills na nanaisin mo sanang matutuhan agad bago mo pa sila kailanganin. Well, gaya ng nasabi na, narito ang mahirap na mga kakayahan na pwede mong matutuhan na magiging worth it sa buong buhay mo kapag nagamit mo na ito. Number 1, pagiging accountable. Kapag may mabubuting nangyayari sa ibang tao, gusto nila na mapapurihan sila dahil sa ginawa nila. Pero kapag may masamang nangyari sa kanila, nararamdaman nila kaagad na biktima sila. Napaka-importante nga na ma-develop ang personal accountability para sa bawat karanasan dahil madalas na resulta ito ng mga ikinikilos natin. Minsan, ang mga ginagawa nating pagkilos ay hindi nagbubunga ng resulta na inaasahan natin. Sa halip na maramdaman mong para kang nabiktima, matuto ka sa mga paggawi mo upang makakuha ka ng mas magandang resulta sa susunod na mga pagkakataon. Number 2, pagsasaliksik. Walang sino man sa atin ang makakapag-expect ng sino mang tao na alam na ang lahat ng bagay. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng bagay, pero dapat mong mabilis na matutuhan agad sa mabilis na paraan kung ano ang kailangan mong malaman. Nangangahulugan ito ng epektibong paggamit ng internet, kung paano matuto sa library, pagkatuto na magbasa ng produktibo, at pagkatuto kung paano gamitin ang ideya ng iba, at kung anong klaseng research ang nababagay sa anumang sitwasyon. Number 3, professional na pagsusulat. Napakaraming dahilan kung bakit kailangan mong matutunan kung paano magsulat sa professional na paraan, mula sa basic na cover letter hanggang sa customer service email. Ang professional na pagsusulat ang tutulong para maging malinaw ang mensahe na nais mong iparating sa babasa nito, at para maging respetado ka din sa harap ng iba kapag nagsasalita ka. Number 4, pagiging tiyak o consistent. Nagpaplano ka man ng bagong exercise routine o may pinagtatrabahuan kang bagong proyekto, ang pagiging tiyak sa bawat pagdedesisyon mo ay napakahalaga upang matamo mo ang tunay na tagumpay. Ang ilan ay medyo nagkakampante na lang at hindi na masyadong nagpupursigi kapag nagtagumpay na sila. Pero para mapanatili mo yon, kailangan mong maging consistent at lalo pang magpursigi sa iyong trabaho. Number 5, critical na pag-iisip. Exposed tayo sa napakaraming mga impormasyon kaysa sa mga ninuno at lolo ng mga lolo natin. Ang pagiging marunong sa pag-evaluate ng mga impormasyon ay napakahalaga. Ito ay isang mahalagang bagay na hindi madalas na ituturo. Pero sa totoo lang, ang mahusay na kasanayan sa critical na pag-iisip ang magiging daan para mag-stand out ka sa iba. Number 6, paggawa ng desisyon. Epektibong paggawa ng desisyon ang nagiging tulay mula sa pagsusuri hanggang sa paggawa ng pagkilos, pag-alam sa kung ano ang dapat gawin base sa nakalaang impormasyon. Ang hindi pagdatama sa mga bagay-bagay ay napaka-delikado. Ganun din sa sobrang pagsusuri o sa paghihintay ng maraming impormasyon bago gumawa ng isang desisyon. Ang pagkilos kaagad sa isang sitwasyon ng mabilis at epektibo ang siyang nagbubukod sa mga taong gumagawa at sa mga naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Number 7, paghingi ng payo o tulong. Minsan, mahirap humingi ng tulong dahil parang lumalabas na wala kang kakayahan. Pero sa paglipas ng panahon, may mga oras talaga na nangangailangan na sila ng tulong. Isaalang-alang mo ang positibong mangyari kapag hindi ka humingi ng tulong. Baka humantong ka lang sa napakatinding problema at pagbagsak. Hindi nangangahulugan na mahina ka kapag humingi ka ng tulong. Sa katunayan nga, maraming pag-aaral ang nagbibigay ng suwestyon na ang paghingi ng tulong sa iba ay nagiging daan para mas maging capable ka sa mga bagay-bagay. Sa pamamagitan ng paghingi ng payo sa iba,
Pinapakita mo lang na ina-acknowledge mo ang katalinuhan nila na siyang nagpapabuti rin sa kanilang pakiramdam. Number 8, tinatanggap mo ang papuri at kritisismo. Maraming mga tao ang nahihirapang tumanggap ng papuri at kritisismo. Nahihirapan tayong tumanggap ng papuri nang may kasiyahan o di kaya'y napapahiya tayo kapag may nagki-criticize sa atin. Nahihirapan tayo minsan kapag may nagtatama ng ating mga pagkakamali. Minsan, nagiging personal na ito hanggang sa bumibigat na rin ang ating puso. Ang simpleng pagsabi lang ng thank you kapag nakakuha ka ng papuri at ang pagtingin sa kritisismo bilang isang feedback ang tutulong sa'yo para magkaroon ka ng masayang buhay. Number 9, pagiging negotiable. Ang pagkakaroon ng kakayahan na maging negotiable ang tutulong para makapag-ipon ka ng maraming pera sa bawat areas ng iyong buhay. Mula sa pag-negotiate ng kontrata sa cellphone hanggang sa pagbili ng isang bahay. Ang ganitong kakayahan ang nagpapaangat sa'yo sa isang bagay na alam mong deserve mo. Kung marunong kang makipag-negotiate ng maayos, nangangahulugan ito na hawak mo ang patutunguhan ng mga desisyon mo at handa ka na i-manage ito sa maayos na paraan. Number 10, pakikipag-communicate ng mga pangangailangan mo. Hindi nababasa ng mga kaibigan, pamilya at katrabaho mo ang kaisipan mo. Kaya, kailangan mong i-communicate sa kanila ang pangangailangan mo. O di kaya ulitin mo pa kapag kailangan. The more na na-exercise ka sa epektibong paraan ng pakikipag-communicate, mas makikita mo ang tunay na kahulugan nating mga tao sa mundong ito at maaalis rin ito ang bigat sa puso mo. Number 11, pag-alam kung kailan ka tatahimik. Ang pagkikip ng mga thoughts mo sa iyong sarili kapag nababalisa ka ay isa sa mga mahalagang skills na pwede mong matutuhan at syempre, isa rin sa pinaka mahirap. Syempre, maganda rin na ilabas mo ang iyong mga dinadamdam at hayaan mong malaman ng iba kung ano talaga ang iniisip mo. Pero, ang mabuting pakiramdam na yan ay pansamantala lang. Ano ang mangyayari sa susunod na araw, linggo o taon? Nasa kalikasan na ng tao na i-prove na tama sila, na siyang napaka-epektibo rin naman. Kapag galit tayo o upset, mas pinipili natin na ilabas na lang lahat ng nasa kaisipan natin. Pero, sa ilang mga sitwasyon, mas mabuti ang manahimik na lang, anuman ang maging personal mong pananaw. Sa madaling salita, kapag may madaling ma-board o ma-upset sa pakikinig sa lahat ng gusto mong sabihin, mukhang wala ng silbi para makipag-usap ka pa sa kanila. Number 12, pagsubaybay mo sa ginagastos mo. Minsan, madali lang na ipasok lahat sa credit card at umasa na mayroon kang pera para mabayaran ito sa tamang oras. Pero, minsan ay wala kang sapat na pera para mabayaran ang full balance na siyang nagiging dahilan para magkaroon ka ng utang. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ginagastos mo, mas madali mong malalaman kung saan napupunta ang pera mo at kung paano ka makakagawa ng mga pagbabago para makapag-move forward ka. Baka mapansin mo na napupunta ang pera mo sa mga bagay na hindi mo kailangan, na siyang nagiging wake-up call para matigil mo ang pagbili ng mga bagay na hindi mo talaga kailangan. Number 13, pagpapahayag sa publiko. Ang kakayahang magsalita sa harap ng maraming tao ang isa sa mga kakayahan na pwedeng ma-develop ng kahit sino. Ang mga taong epektibo magpahayag ay mga taong may confidence. Nagiging komportable tayong kasama sila at nagiging kaakit-akit sila sa atin kapag nandyan sila. Baka wala ka namang trabaho na nagre-require sa'yo para magsalita sa harap ng maraming tao. Pero hindi mo alam ang oras kung kailan darating ang panahon na kailangan-kailangan na ang kakayahan na ito. Kagaya na lang ng pag-i-speech sa kasal ng kaibigan mo bilang halimbawa. Ang isang paraan para magkaroon ka ng confidence ay sa pamamagitan ng pagsasalita sa publiko at sa pagpa-practice mo nito araw-araw. Number 14, pagkatuto ng bagong lingwahe. Maraming dahilan para matuto ng bagong lingwahe. Tutulong ito para mapasulong mo ang iyong career. Magiging mas masaya ang pagta-travel mo na siyang nagpapalawak sa pang-unawa mo sa ibang kultura. Pero obvious naman na maraming kognitibong kapakinabangan ang lumalabas kapag marunong kang magsalita ng dalawa o higit pang wika. Ang pagsasalita ng isa o maraming wika ay nagpapa-improve
sa pagpa-function ng iyong utak na tumutulong para madali mong ma-recognize ang iba, makipag-negotiate sa kanila, at magkaroon ng komunikasyon sa kanila anuman ang kanilang wika. Ang pag-unawa sa isang lingwahe na hindi ka sanay ay isang napakahirap na bagay na pwedeng gawin ng iyong utak na siyang nagbibigay ng tamang ehersisyo dito. Ito rin ang pinaka-epektibong paraan para tumalino ka, maging matalas ang iyong utak at makaiwas sa pagiging malilimutin. Number 15, mapagpasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat ang nagbubukas ng daan para makuha mo ang respeto at tiwala ng iba sa iyo. Pag-send man ito ng thank you note o pagbibigay ng maliit na regalo, pwede ito sa nag-interview sa iyo para sa bago mong trabaho, isang boss, mentor, o kahit sa mga magulang mo. Ang pagpapakita mo ng pagpapasalamat sa kanila ay isang magandang bagay. Nagbibigay ito ng pagkakataon para magkaroon ka ng refleksyon sa inyong relationship na siyang tutulong para mapag-isipan mo ang mga positibong resulta sa pagkakakilala ninyo sa isa't isa, na siyang nagpapaganda rin sa araw ng kaibigan, kamag-anak, o kakilala mo. Lahat ng best moments na pwedeng mangyari ay libre lang. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi mo kailangang pagpawisan o pagpaguran ang mga ito para ito'y iyong maabot. Ito ang mahalagang bagay na gawin para matutuhan ang mga importanteng skills na ito sa iyong buhay. Ituring mo ito bilang isang paglalakbay na puno ng napakaraming oportunidad at posibilidad para masumulong ang iyong kaalaman at kaunawaan sa mga bagay-bagay at para madali kang makamove on sa buhay. Ang ganitong mga skills ay hindi madali, pero sulit ito sa buong buhay mo kapag sinubukan mo itong gawin. Anong ibang life skills pa ang gusto mong matutunan? Siguradong napakarami pang skills ang hindi namin naisama sa listahan na ito. Kapag may naisip ka, please comment down below. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at share sa iyong mga friends. Para sa mas marami pang videos na katulad nito, please hit subscribe and click the bell button. At siguraduhin panoorin mo rin ang ibang videos namin. Thanks for watching! Ching!